Oy, pwede pala yun. Yung tipong bumili ka na ng islat tapos aalis ka sa MPL, paano na yung binayad mong 40 million? Ano yun? Wala na? Hindi, ikaw gay o laga. Natural, ibebenta ko ang islat ko para kahit papaano ay may makuha naman ako sa aking binayad. Ah, okay. Pero alam mo kabatang na may isang koponan ngayon ang unti-unti nang nagbabawas ng kanilang mga tao dito sa Pinas kung saan matunog nga ang koponan na ito ngayon. Pero syempre bibitinin muna kita dahil kasama sa ating pag-uusapan ng kwento ng V-Wise na ibinahagi ni Coach Daki na dapat pala ay magiging parte ng Bren Esports ang dalawang ito, yung tipong hindi pala dapat magkakaroon ng back-to-back champion at M3 champ ang blacklist kung sakaling tinanggap nila ang offer ni Daki. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Si Inspi na naman nga pala ito at nandito na naman tayo para sa isang balita na dapat mong malaman. Pero kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, abay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para naman lagi kang updated. Kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una mapunta na nga muna tayo sa usapang Onyx PH kabatang dahil ang kupunan na ito ay unti-unti nang nalalagasan ng kanilang back ends o yung mga taong nasa likod at nag-aalaga sa mga players nitong Onyx PH. Pero hindi lang yung mga nasa likod ang kanilang pinalaya kundi maging ang kanilang mga content creators o yung kanilang mga streamers. Pero ang tanong ng marami, bakit nga ba ginagawa ng Onyx PH ang bagay na ito? Bago tayo dumako dyan kabatang, abay pag-usapan muna natin ang bahagya ang pagsisimula nitong Onyx PH sa Pilipinas. Alam ko marami na ang nakakaalam nito na ang Onyx PH ay nagsimulang maghawak ng isang koponan noong MPL Season 4. At ito nga ay nang makapasok sa main qualifiers ang koponan na Dream High. Siyempre sa pangunguna nga ito noon ng V-Wise. Kaya kung ating bibilangin kabatang, magmula Season 4 hanggang ngayon ay 6 na season na nga na mayroong Onyx PH sa ating bansa. Hindi biro ang gumawa ng team dito sa Pinas, lalong-lalo na't ikaw ay nagmula pa sa Indo dahil kabatang malaking pera ang pinagkakatiwala mo sa mga tao mo dito sa Pinas. Kaya nga noon ay nagkaroon ng issue sa koponan na Evos PH at sa kanilang management dito sa Pinas na humantong sa puntong iniwan nila ang kanilang mga players kahit may slot pa ang mga ito sa MPL. Pero mabalik tayo sa Onyx PH dahil tumagal nga sila ng 6 na season dito na ang ibig sabihin nasa tamang mga kamay ang kanilang mga pinagkatiwalaan noong simula na pasukin nila ang Onyx PH. At ito nga ay sina Mili, Tori at Carlo ang tatlong tao na may malaking kinalaman kung bakit tumagal ang Onyx PH dito sa Pinas kumaga hindi tayo pinahiya ng mga ito sa ibang mga lahi. Pero ngayong ika-6 na season na nga nila ay kusa na mismo silang umalis sa Onyx PH at ito ay ayon mismo kay Toriyama. Si Carlo Giron di umano ay dilipat na sa Next Play bilang kanilang business development manager. At itong si Tori at Mili naman ay wala pang malinaw na plano sa ngayon. Hindi naging malinaw kung ano ang pinakapunot dulo ng kanilang pag-alis. Pero nag-iwan ng bahagyang salita itong si Carlo na kung saan sinabi niyang sana sa Next Play at sa kanyang bagong role ay maramdaman niya ang tinatawag na greater appreciation dahil hindi nila ito di umano naramdaman sa Onyx. Napakasimple lamang nito kabatang kung tutuusin pero ramdam na ramdam mo na may pinaghuhugutan.
dahil malaki ang posibilidad na isa, okay, na isa ito sa dahilan kung bakit kusa na silang umalis sa Onyx at hindi talaga sila tinanggal ng mga ito. Pero bukod sa kanilang tatlo ay nagbawas na rin ng Onyx PH ng kanilang mga streamers at ito nga ay sina Kans TV, Pauline, Mads, Andy at Colleen. Kaya naman mapapaisip kang talaga kung bakit nagbabawas na itong Onyx PH. Sila ba ay may plano ng umalis sa MPL PH o posible nga bang mangyari ito? Dahil kabatang ganitong-ganito ang ginawa ng Aura PH noong sila ay malapit na rin umalis dahil inunti-unti rin nilang pakawalan ang kanilang mga players at mga streamers. Pero ang sagot kung posible nga ba ito, abay, oo kabatang, posible ito. Kahit ang isang team ay nakabila ng kanyang slot sa MPL ay pwedeng-pwede pa rin siyang umalis at ang kanyang slot ay ibebenta niya lamang sa ibang kumpanya o sa ibang kumpanya. Halimbawa na nga lang sa nangyari sa MPL ID na kung saan nang bumili ng slot noon sa kanilang MPL ay ang Airwolf Genflix noong Season 4. Dumaan ang Season 5, Season 6, Season 7 at Season 8 ay dito na nila tuluyang ibinenta ang kanilang slot kaya ito naging Rebellion Genflix at pagsapit ng MPL S9 ay naging Rebellion Zion na lamang ito. Sa madaling salita, wala na dito yung Aerowolf na unang bumili ng slot at naglaro sa MPL ID at maging ang mga membro nito ay mga napalitan na rin. Ibig sabihin nito kabatang posible rin na mangyari ito sa Onyx PH. Halimbawa lamang ha, ebenta nila sa Monster Anarchy ang kanilang slot tapos ito na ang magtutuloy at sila na rin ang bahala kung sino mga players na kanilang kukuhanin. Pero wag muna tayong mag-overthink. Malay mo, posibleng gusto lang talagang magbawas ng tao itong Onyx PH dahil hindi naman talaga biro ang laki ng kanilang ginagastos sa pagkakaroon ng team dito sa Pinas dahil 6 na season na nga silang nagpapatakbo ng team dito kaya posibleng dumaraan rin ang kanilang koponan sa ilang mga problema. Tandaan, hindi lang ito ang pangyayaring may mga Indo teams na isinuko ang kanilang mga koponan sa MPL PH dahil nauna na nga ang Evos PH, Geek Farm at Aura PH. Pero sana hindi matulad ang Onyx PH sa mga teams na ito dahil sa lahat ng mga Indo teams na sumubok dito sa Pinas ay bukod tanging sila lamang ang tumagal ng 6 na season dito sa Pinas. Kasunod nito, mapunta naman tayo sa kwento ni Coach Daki patungkol sa pagkuha niya sana sa V-Wise noong mga panahong tinanggal sila ng Onyx PH. Matatandaan na nabalita noon na nagkaroon ng gulo sa Onyx PH at sa V-Wise dahil parati di umanong nadadama may ang bootcamp sa tuwing nag-aaway ang V-Wise. May mga balita rin noon na si Dilar di umano ang nagpaalis sa V-Wise pero nilinaw na ito ni Natori at Dilar na walang kinalaman si Dilar sa pagkakatanggal ng V-Wise. Dahil tuloy sa usapang ito ay natawag na CEO si Dilar dahil sa isyu nga noon na may kakayahang di umanong magtanggal si Dilar ng players. Kaya nga ngayon na nawala si Namili, Tori at Carlo, maging ang mga streamers nila ay ginagawang biro na tuloy na si Dilar ang nagtanggal sa kanila. Pero mabalik tayo sa kwento ni Daki na kung saan noong tinanggal ang VY sa Onyx PH nang matapos ang MPL Season 6 ay sinubukan niyang kausapin ang dalawang ito dahil ang Bren Esports pala ay nagbabalak na mag-expand ng kanilang team sa MPL SG at gusto nilang magdagay ng Filipino roster rito. At alam naman nating may rules ang MPL na dapat dalawa lamang ang pwedeng maging import ng MPL. Halimbawa, dito sa MPL PH pwedeng kumuha ang mga teams natin sa Indo ng dalawang players tapos yung matitira ay purong mga Pinoy na lamang. Ganito rin sa Indo kabatang, kaya ang V-Wise ang napupusuan sana ni Daki
nito rin sa MPLSG Kabatang, kaya ang B-Wise na napupusuan sana ni Ducky na kunin at gawing parte ng Brand SG para magdaro sa MPLSG. Ngunit una na agad siyang tinanggihan ni Omay Venus dahil hindi pa di umano handa ito na lumayo sa kanyang pamilya at sa Pinas lamang nito gustong magdaro. Matapos natanggihan ni Omay Venus ang offer ni Ducky ay dito na sila naging parte ng blacklist na nagresulta para mag-dominate sila ng sobra-sobra. Yung tipong nakadalawang kampiyonato agad sa MPL Plus, nakakuha pa ng M3 champion. Sa madaling salita, tama ang naging desisyon ni Omay Venus na hindi tanggapin ang offer ni Ducky. Dahil kung nagkataon ang Brand SG ang makakalaban pala sana natin noong M3. Kung saan dito ko na gustong ipasok ang ating tanong. Number 1, sino ang tatlong may malalaking parte sa Onyx PH ang umalis na ng tuluyan sa kanilang koponan? Pangalawang tanong, saan mapupunta si Carlo at ano ang posisyon niya rito? Pangatlong tanong, ano ang naging offer ni Ducky sa B-Wise nang tanggalin sila ng Onyx PH? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa unti-unting panlalagas ng mga miyembro nitong Onyx at maging sa naging offer ni Ducky sa B-Wise. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.